The Migrant Workers Department reviewing the push of President Marcos to open more slots for the deployment of Filipino nurses abroad. The agency says it is willing to help nurses who want to work in other countries. It's an aspiration, of course, na kung pwede, wag na nating i-deploy ang ating mga workers. But at the same time, you also have to take a look at it, Ms. Rica, na we should not put a restraint on our workers seeking a livelihood that will provide them an income that will make the lives of their family better than where it is now. A 7,500 deployment cap for healthcare workers going abroad remains in effect. But officials say the cap is not yet breached as the COVID situation in other countries improves. Groups of health workers urge President Marcos to work on releasing their benefits before pushing for a salary hike. Marcos has vowed to fix the pay disparity between nurses in private and public hospitals. But groups point out, while they're in favor of a salary increase, more than half of health workers in the country have yet to receive their COVID allowances. They also urge government to probe the slow distribution of benefits. Ngayon po, nagbigay po sila ng pang January lang po na allowance. So, nag-lapse na po yung batas, nag-expired na po. Iyon na nga po ang pinagtatakaw namin dito kasi hindi meron pong discrimination. Kaya nga po doon sa aming mga kahilingan, i-liquidate, imbestigahan yung sistema po ng pagbibigay ng mga ayuda sa lahat ng mga health workers. Sa kabuuan siguro, almost mga 60% ng mga health workers pa rin ang hindi po nakakatanggap. Kaya malungkot at demoralized yung ating mga health workers. Kasi kahapon naglabas din ng DPM, ang sabi nila, ang DOS may kasalanan nito dahil maraming beses na sinuratan sila na pag-submit na ng mga required documents. Pero hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin ito nagagawa ng Department of Health, kaya hindi rin sila nagre-release. Kaya nakakalungkot ako, dalawang ahensya nagbabangayan at ang apektado dito yung ating mga health workers. The Budget Department has said it is ready to release the requested funding for COVID allowance of health workers. But it says the Health Department must first address deficiencies in its request. One of the bus operators in government's free ride program says it's unfortunate no funds were allotted for it next year. Metrolink Corporation says the program benefited bus operators because they were assured of regular income for the duration of the project. It adds the payment scheme of government to operators has improved. On our end, especially for operators, it's a good thing kasi hindi po kami mamumroblema sa pasada. It's a very good program naman po. Ang nagiging issue lang po kasi po yung sa delay ng bayad. Right now po yung payment scheme po, medyo may delay po siya. But they worked on it. They worked on it naman po. So, dati po ang delay po nasa more than a month. Mm-hmm. But recently, they've been active naman po in paying us faster. But for one group, some commuters are just being forced to avail government's free ride program to save money, not because it's convenient for them. We have to stand by our own. Kailangan lang very well regulated. At isa po, napakahirap po noong pagsakay dyan. Hirap na hirap ang karamihan sa kanila. Kaya nga lang, marami sa ating mga kababayan, syempre, naghaharimunan po sa libreng sakay dahil hindi naman po na i-consider yung pagtaas ng pasahe dun sa ating in-approve na minimum wage. Kaya nagtiyaga po sila dyan, pero oras na po mawala ang libreng sakay dyan, I'm sure mas gugustuhin po nila na sumakay dun sa mga talagang regular route.